Welcome back to my channel. Hi everyone, especially to my baby linkers, which is my avid subscribers. Thank you so much for subscribing me to my YouTube channel. Ang saya-saya ko dahil talagang dumalaki ng aking channel, dumadami ng aking subscribers, pati ang aking mga video. So talagang nasa 180 plus na talagang aking video at talagang I will keep on uploading. Talagang gusto ko mag-share sa inyo, especially na mga skincare review. Kaya kung ako sa inyo, doon sa mga mahilig magpapute sa mga skincare product, eh talagang mag-subscribe na po kayo. Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, pero napadpad na kayo sa aking channel at nakapanood na kayo ng one of the most informative, amazing videos in my channel, please do subscribe me now on my YouTube channel. It's Lincoln Aserio, aka Trendlinks. At talagang hindi talaga kayo magsisisi dahil this channel is all about honest review. Pipilitin ko pong ma-review lahat-lahat ng mga skincare product na gusto nyong ipa-review sa akin. So, without further ado, but before that, syempre, i-click nyo na rin po yung notification bell para updated po tayo if in case na meron akong bagong video na i-upload sa aking YouTube channel. So, let's start our topic for today. So, I am very, very excited kasi itong i-review kong product, kung hindi ako nagkakamali, ako pa lang yung kauna-unahang reviewer or YouTube influencer na makakapag-review niya itong soap na to. Kasi sa totoo lang, ang hirap-hirap niyang hanapin. As you saw it on the thumbnail, yes, you see it right and you heard it right. This is all about Flawlessly You Green Papaya plus Calamansi Whitening Soap. Kasi sa totoo lang, I really really want to review and to use this soap. Kasi lang nga, ang hirap niyang hanapin, hindi siya accessible sa mga supermarket, sa mga drugstore. Sa totoo, nag-try ako sa mga ibang mercury drugs, wala akong makita. Sa supermarket, wala akong makita. And finally, nakita ko siya sa Lazada.com, sa online selling up yung Lazada. So, binili ko to sa halagang 40 pesos. At yun nga, sabi ko sa inyo, excited na ako siya i-review kasi wala pang nagtatangka na mag-review nito. But, syempre, bago ko to ginawa tong video na to, bumili na muna ako ng dalawang Flawless You. Tapos yung isa, ginagamit ko na ngayon at almost paubos na po siya. So, ngayon, sa mga hindi nakakaalaman, nakagawa na rin po ako ng review. Ito po siya. Flawlessly You Green Papaya plus Calamansi Whitening Soap 2-in-1. So sa mga hindi nakakaalam, nagawan ko na rin to ng review, yung Orange Papaya. Sa mga nakakaalam na, meron na po akong ginawang review nito. Matagal na, kung di ako nagkakamali. Flawlessly You din siya, kaso lang naman Orange Papaya yon. Pero ganun din siya whitening soap. Okay, so ngayon, ito yung i-review ko ngayon. So ngayon, dating gawe, apat na category. Ito po ay i-check natin sa packaging. Number 2, the price. Kung okay ba yung price niya. Number 3, the texture of the soap. At number 4, yung effectiveness. Okay, so very very excited. So kailangan tapusin nyo itong video na to sa mga gustong bumili at gumamit niya itong Flawlessly You 2-in-1 Green Papaya plus Calamansi. So ngayon, as I've said, dalawa po yung binili ko. Tapos yung packaging niya, para lang siya yung Orange Papaya, which is really really good. Very very simple. Tapos napakaganda lang po nung ano niya. Very simple. Tapos meron siyang nakalagay na information or kung ano man yung benefits na sinasaad dito. So, magbabasa lang po ako ito para din sa kaalaman ninyo. Okay, so, get Flawlessly You Whitening Soap Green Papaya plus Calamansi. Get naturally glowing skin with Flawlessly You 2-in-1 Whitening Soap. It combines the power of two potent ingredients, Green Papaya to effectively whiten plus Calamansi to help lighten stubborn dark spot and smoothen skin. Try it now for a flawless you that's always blooming. Okay, so also available in lotion, deodorant, and facial cleanser. So, itong Green Papaya Soap, meron din siyang available na lotion, which is gagawin ko rin po ng review, deodorant, at facial cleanser. So, ano ba yung mga ingredients nito? Magbibigay lang po ako ng konting ingredients para sa kaalaman nyo. So, meron siyang sodium palmate, sodium palm kernelate,
aqua potassium lactate, fragrance, salicylic acid, niacinamide, sodium silicate, glycerin, gluconolactone, at carica, papaya, fruit extract, hydroxyprofil, etc., etc. So, direction for use. Use regularly for your face and body for best result. Apply flawlessly 2-in-1 whitening soap afterwards. Okay? So, yung packaging niya, as I've said, okay naman, very simple. Dalawa binili ko. So, ito binili ko to sa Lazada again. Each 40 pesos, 40 pesos ang isa, kung hindi ako nagkakamali. Sa mga hindi nakakaalam, mas mahal po to. Itong green papaya, kung i-compare mo dun sa orange papaya. So, dalawa nga siyang binili ko, tapos yung ito, wala nang laman yung isa. Kasi nga, ginagamit ko na siya ngayon sa CR, at almost paubos na siya. That's why I am doing this video right now to tell you to make a review kung sakaling okay ba talaga siya, nakakapagpaputi siya. So, ito ngayon, ito yung may laman. So, ngayon, bubuksan ko to at titignan natin yung texture niya. Ganito po siya. Napakasimple. Para lang siyang safeguard. Tapos may naka-embedded. May naka-ukit na flawless view. Tapos yung amoy niya, sobrang bango. Green na papaya talaga. Sobrang bango niya. Tapos kada kahon niya, kada ito, tignan mo gano'n siya kakapal. Meron lang siyang tumitimbang lang siya ng 125 grams. Unlike sa mga whitening soap na nare-review ko, mostly sa mga whitening soap na nare-review ko ay kada isang sabon tumitimbang siya ng 135 grams. In this case, 40 pesos siya sa halagang 125 grams. Hindi na rin masama, okay? Okay na rin po siya. Tapos, may nakalimutan ako sabihin, tapos sabi niya, it whitens in 7 days, okay? So, ang kiniklaim niya, nakakaputi daw siya ng skin in just 7 days. So, mamaya sasabihin ko po yan kung ano po yung magiging final verdict ko, yung effectiveness niya, kung totoo ba talagang nakakapag-whiten ng skin or nakakapag-smoothen ng skin base na rin po sa kiniklaim niya itong sabon na to, okay? So, ano ba yung texture niya itong sabon? Bukod sa napakabango niya, talagang napakabango kung i-compare mo doon sa orange papaya. Mas mabango tong green. Kaso lang nga, yung price niya medyo... kung i-compare mo siya sa orange papaya, mas mahal to, 40 pesos, di ba? Hindi ako nagkakamali, yung orange papaya nasa 30 plus, nasa 35 ata. It really depends on the grams kasi may mga sizes po ang Flawless EU na whitening soap. So, ito, sa mga nagtatanong ano po ba ang texture nito, bukod sa napakabango niya, medyo mabula siya sa skin. Pag ginagamit mo siya, medyo siya bubbly, very mabula. Kung i-compare mo doon sa orange papaya ng Flawless EU whitening soap. Tapos yung amoy niya, medyo matagal yung kapit niya sa balat. Kung i-compare mo doon sa orange papaya. Okay, so for me, this is, kumbaga, ito yung mas parang mas higher level. Kumbaga, ito yung orange papaya. Ito yung mas pinataas na level na green papaya. So for me, this is really, really good. Yun lang nga talagang ang isang disadvantage niya. Ang hirap niyang hanapin sa market. Hindi talaga siya accessible sa mga supermarket, sa mga drugstore, sa mga butika. Ang hirap talaga niya. So, binili ko talaga siya sa Lazada at talagang nag-aksaya pa ako ng 40 pesos. Kasi pag nag-order ka ng online, whether it's Shopee or Lazada, meron siyang plus 40 pesos for shipping fee. So talagang ginastosan ko talaga to para gusto ko na rin po makita kung talagang effectiveness niya. So sa mga nagtatanong, ano ba talaga? Nakakaputi ba talaga siya ng skin? Well, for me, nakakaputi siya ng skin, yes. Based on my using this, kasi nga sabi ko nga yung isa, ginagamit ko na sa CR at almost done na rin. Ano siya, sa mga hindi nakakaalam, medyo mabilis din siyang malusaw. Yes. Medyo siyang mabilis malusaw. Parehas lang sila ng orange papaya, mabilis siyang malusaw. Pero, as I've said, yung amoy niya, mas matagal kumakapit sa balat. Tapos, gentle siya sa skin, nakaka-nourish siya ng skin. Okay, tapos as I've said, nakakaputi talaga siya ng skin based on my experience after using this for magto 2 weeks na, okay? Pero yung sinasabi niyang 7 days na may
whitens in 7 days, hindi po totoo yun, okay? Although may nakita akong pagpupi, pero beyond 7 days, after 7 days ko siyang nakita. Sa ikalawang linggo, pag sa mag-iikalawang linggo na, doon ko nakita yung parang medyo nag-glow yung skin ko, medyo pumuti kahit papano, at nag-smoothen talaga yung skin ko. So, ang pinakagusto ko talaga dito, yung amoy niya, talagang medyo matagal yung kapit ng amoy niya. Tsaka yung banyo niyo, sobrang bango talaga. Talagang green na green yung papaya. Kung i-compare mo doon sa orange papaya, medyo konti lang yung amoy niya, although nawawala din agad. Ito talaga medyo matagal, mawala siya sa skin mo. Tsaka yung amoy ng CR niya talagang nag-uumapaw sa amoy na green na papaya talaga. Okay, so for me, this is really, really good talaga. This is highly recommended sa mga taong gustong magpaputi. Kung sa mga nagtatanong, which is mas preferred nyo? Is it orange papaya na Flawless Leo or green papaya? Well, for me, ito ang talagang mas bet ko. Mas nakakaputi siya kung i-compare mo doon sa orange. Kasi sa orange papaya, medyo matagal na matagal pa bago nyo makikita talaga yung resulta. Based on my research, based on my opinion, okay? Unlike this, within 2 weeks lang talagang makikita nyo yung pagpute kung i-compare mo sa orange papaya. That is based on my experience and based on my research and opinion, okay po? So, for me, smoothen the skin, check. Whiten the skin, check. Nourishes the skin, check. At bonus pa niya talaga yung nakakapag-glow talaga siya ng skin kahit papano. May nakita akong konting glowness. Tsaka yung, as I said, medyo mabula siya sa balat. Mabula tong sabon na to kung i-compare mo doon sa orange papaya, okay? So, yun naman po. Wala po akong nakalimutan na banggitin about this soap. This is really, really good. Again, this is highly recommended talaga sa mga gustong magpaputi. Yun lang nga. Medyo mahirap lang talaga siyang hanapin, but for the price, for me, it is okay na rin. Hindi siya ganun kamahal, hindi rin siya ganun kamura, but if you will compare this green papaya to orange papaya Flawless Leo, syempre this mas dihamak na, mas mura yung orange papaya, but if the effectiveness is concerned, for me, this is much more effective if you will compare it to the orange papaya, the Flawless Leo one, the orange one, kung i-compare mo dito. So, yun lamang po. Sana po, nakapagbigay po ako sa inyo ng konting information at awareness sa mga gustong mag-try ng green papaya, Flawless Leo. I-try nyo na that this is really, really good. Hindi talaga matatalo yung bulsa nyo dito. Kasi ako sa totoo lang, hindi po ako nalugi dito. This is really, really good talaga. Kaya nga, ginawan ko talaga siya ng review. I know because this soap is highly, highly recommendable. Two thumbs up. Okay, so if you have any comment or question about this soap, kung meron man kayo na experience about this soap, whether it's positive or negative, feel free to comment down below. I would love to see it. I would love to hear it from you. And if you have, again, kung may katanungan kayo or ano, just comment down below at sasagutin ko po yun sa abot ng aking makakaya. So again, if you find this video very helpful and if you like this video, just give it a thumbs up and share my video as well to your social media account para makapag-spread pa tayo talaga ng information about the said product. So sana talaga nagustuhan nyo to, itong topic natin for today ngayon. Kung ako sa inyo, try nyo na, bumili na kayo ng Flawless Leo Green Papaya White plus Calamansi Whitening Soap. So, 2-in-1 talaga siya. Diba mga besh? Talagang nakakaputi. I love it. So, again, this is Lincoln Nazario. Please subscribe me on my YouTube channel at click nyo na rin po yung notification bell para updated po kayo if in case I have new video to be uploaded. So, see ya to the next video. I love you.